Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan na ang pinakamagagaling na makata ng Republika. Mula sa apat na sulok ng Pilipinas, handa na magpasiklab ang mga grupong handang patunayan na sila ang next big stars ng Pinoy Rap. Mula sa Luzon, sa Mongoloid sa Banga, sa Visayas, at siya ay nasa ilog ng ahoy. Sa Mindanao, lata-lata yung itlog mo, basa-basa yung itlog mo. At dito mismo sa Metro Manila, si Superman ang dahilan kung bakit ako nagkanta bungi. At ngayon, panahon na para malaman kung sino ang pinaka-astig. Paluto ka, Nova? Iluto na nga. Dala lamang ang kanilang pangarap. Patutunayan nila kung sino dapat na matirang matibay at nakatayo sa entablado. Nakahusay laging isa buhay na humalera ka sa tunay. Ito ang laban na magbubuklod sa buong bansa. Sa ilalim ng bandera ng Pinoy Hip-Hop, ito ang TM Republica Battle Season 2 Grand Final! Okay! Mga kapamilya, ito nga po ang kasaysayan ng Pinoy Rap at Hip Hop. Galing ka sa ibaba, aangat at aangat ka, basta astig ka. At ngayong gabi, malalaman natin kung sino ang aangat sa mga freestylers natin mula sa apat na sulok ng bansa. Iyon, tama ka dyan siya. Mula sa kalye at mula sa simpleng palitan ng linya kasama ang mga kabarkada ngayon, isang buong republika na naghihintay para sa susunod na rap superstar ng Pilipinas. Tama, iyon, no? At nandito nga po tayo ngayon sa Centuries Walk dito sa Eaton Centuries, sa Quezon City, at dito magtatapos ang paglalakbay natin at ang paghahanap ng TM sa pinakaastig na rapper sa buong bansa. Grabe. Tsa, alam mo, galing na tayo kung saan-saan sa Pilipinas. Mula Baguio, Cebu, Davao, hanggang dito sa Metro Manila para saksihan ang talento ng mga Pinoy pagdating sa larangan ng rap. Yun, no? Kaya ngayon, wala kang makakapigil sa kanila. Labasan ang angas at tapang dito. Tama! Kaya mga kabarkada at karepublika, ito na ang pinakahihintay ng lahat. Maghaharap na ang pinakamagagaling na makata ng Pilipinas. Oy. Ang tanong, handa na ba kayo? Ito po ang TM Republica Battle Season 2! Akala ko astig na may mas astig pa pala. Akala ko solved na may mas matigas. Mabuti ba, simulan na natin ang laban? Jeff, do the honor. Ito na! Mula sa kabundukan ng Norte, hindi pa dadaig sa init ng laban ang tribo ng mga makata galing Baguio. Ladies and gentlemen, ang magtatayo ng bandera ng Luzon, Christian Eliamil, also known as Crazy, Richard Bakukanag Valdez, also known as Abikilo, Jonathan Buhol, also known as Pael, Alec Arthur Aquino, also known as Leklek, at Mark Merino, also known as Surgenio. Hanapakan natin ang top 5 freestylers ng Luzon! Cha-cha! Pagdating naman sa angas at pride, hindi magpapatalo ang mga mandirigma galing sa Cebu. Mula sa lahi ng mga matatapang at panaban, makikipagsabayan ang mga freestylers ng Visayas! Ito na sila, Stephen Roy Ocampo Bustamante, a.k.a. Ghetto Ad, Ricardo Libardo, a.k.a. Kokoy Di Propeta, Genesis Clark Maming, a.k.a. Cheese, Macker P. Abong, a.k.a. Mackie, at Edison Barrientos, Mr. Swain, ang mga astig freestylers ng Visayas. Okay, ito na! Kasing taas ng Mount Apo at kasing talim ng koko ng agila, ganyan daw kung magbitaw ng linya ang ating ikatlong grupo. Sila ang kinikilala ng mga sultan ng laglagan. Maghanda na para sa mga makata ng Mindanao! Nova May Sobricari, also known as Supernova, Rote Max Salinas, also known as Makoy Kamikaze, J-Lord Matabaran, also known as J-Lord, Jimmy Marlicongan, also known as JV, at Marjon Buslan Inansugan, also known as Marzen. Mga Republika, palakpakan natin ang astig freestylers ng Mindanao! At eto na ang panghuli, mga ka
Republika, ang grupong gustong patunayan na pagdating sa Pinoy rap, teritoryo pa rin nila ito. Narito na ang mga kingpin ng Metro Manila! Justin Angelo, a.k.a. Dusky! Sherdan Roy Gaite, a.k.a. Sherdan! Mark Anthony Antonio, a.k.a. Boquito! Christian Paolo Glabiola, a.k.a. M-Zai! At John Ross De Los Santos, a.k.a. Lil John! Ayan, palapakan natin ang mga top freestylers ng Metro Manila! Okay, mga karapublika! Ngayong kompleto na ang mga teams natin. Hindi ito boxing, pero alam kong pang-knockout na ang mga baon niya ngayon. Pero bago ang opening round, alamin na natin ang mechanics ng ating laglagan dito sa ating Grand Finals. Bubunot ang isa sa mga hurado ng topic na paglalabanan. Bubunot ang mga mini-chacha ng dalawang grupo magtatapat. Maglalaban ang dalawang grupo sa loob ng tatlong round. Ang round 1 ay tatagal ng 3 minuto kada team. Lahat ng Astig Freestylers ay kailangan bumanat sa loob ng 3 minutong ibinigay para ipagtanggol ang side nila. Ang round 2 ay tinatawag na ribato at tatagal ng 1 minute and 30 seconds. Hindi kinakailangan magsalita lahat ng nasa team. At ang round 3 ay rebattle din at tatagal din ng 1 minute and 30 seconds. Dito nyo na ibubuhos ang mga huling hirit nyo sa topic. Unliberated ay aking gusto kahit sa mapunta. Yeah. Ang dalawang team sa mananalo sa laglagan ang siyang aabante sa ating final battle. Malinaw ba mga boys and girl? Ayan, kaya ilabas nyo na lahat ng mga pambara at pambaon nyo dito sa laban na ito dahil ito na ang huli. Diba? Yeah. Dahil wala nang bukas at ito na nga ang pagkakataon ninyong manalo ng 200,000 pesos mula sa TM. Yun, oh, ganun katindi ang TM, of ha? Of course! Hindi kumpleto ang summer pasyal ng barkada kung walang picture-picture. At para masastig ang bonding moments, dapat uploaded agad yan sa Facebook. Bakit nagpo-post ka kaagad ng picture sa Facebook? Para makita ng mga friends kung anong ginagawa ko, kinakain ko, pinupuntahan ko. Ano ang pakiramdam na maraming natatag na kaibigan sa picture mo sa FB? Marami akong tinatag sa mga friends ko para malaman nila yung mga happenings, tsaka yung para updated din sila, tsaka maraming like. Kaya para tuloy-tuloy ang saya ng buong barkada, may Astig na promo ang TM para sa inyo. Sa Astig FB15, may unlimited Facebook ka na for 2 days sa halagang 15 pesos. I-text lang ang Astig FB15 to 8888. Pwede mo nang i-share at itag ang lahat ng friends mo sa Facebook, parang kasama mo na rin sila sa adventure mo. Kaya san ka pa? Dito ka na sa Republika ng TM. Astig! Akala ko astig na may mas astig pa pala. Akala ko solve na may mas matindi. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Akala ko astig na may mas astig pa pala. Akala ko solve na may mas matindi. Jeff, pero merong laglagan. Alam ko ang tawag dito sa kalye ay freestyle, pero syempre, meron pa rin tayong hinahanap ng mga criteria para malaman talaga natin kung sino ang pinakamalupit pagdating sa pagre-rap. Correct, Jan, at nahuli mo, para walang lamangan, walang singitan, pantay-pantay tayo sa lahat sa simula, okay? Mabuti pa eh, panurin muna natin to. Load VTR. Para maging isang astig na freestylers, aba, dapat meron ka nito. Presence 20%, delivery at execution 30%, magaling na pagra-rap o mahusay na paglalaro ng mga salita at maayos na pagbigkas. Creativity at originality 30%, ang galing at kakayanan sa pagbuo ng tugmang salita, mga pamatay na punchlines at estilo at pamamaraan sa pagra-rap. Relevance 15%. Siguraduhin ayon at nakaugnay ang bibitiwan mong linya sa mga temang ibibigay ng mga hurado. Audience impact 5%.
Okay, ngayon naman ipapakilala natin ang mga astig hurado natin. Sila ang magsasabi kung pasado na sa panlasa ang mga hirit ng mga astig freestylers natin. At dahil sila mismo ay galing sa mga ganitong battle, kaya may masasabi talaga sila. Heto na ang mga alamat ng Pinoy Freestyle Rap. Unahin natin ang YouTube sensation at champion ng Sunugan Freestyle Rap Battle. Tinawag ding Rebuttal King sa kanyang galing sa pagbuelo sa kanyang kalaban. At may hit single ngayon na Sana Di Na Lang na most requested sa 12 local radio stations. Pati na ang music video na nasa daily top 10 countdown ng Mix. Yun o, no, idol ko to. Ako din. Huh? Isa sa mga rap ambassadors ng TM. Let us all welcome the one and only Delo! Yun no, lahat ng fans ni Delo magingay! Judge number 2, isa sa mga original members ng Stick Figures. Siya lang naman ang most viewed rap battle artist in the world. Magkakaroon ng US and Canada tour ngayong taon at nagpasikat ng kantang Tao Lang. Palakpakan natin, mag-ingay! Please welcome, Loney! Iyon, no? At eto na, dahil ang susunod nating hurado, siya ang rapper sa likod ng hit song na Gayuma na umabot na ng 22 million Grabe. Views sa YouTube. Grabe. Baga, nanalo rin ito as Best Urban Video at Favorite Music Video sa Mix Music Awards 2013. At ngayon, may bago siyang single at music video, ang Ilusyon. Mga Karepublika, eto na si Abra! Iyon mga babae, nagwawala. O siya ito, huwag na nating patagalin pa mga karepublika. Nag-iinit na ang mga tila ng ating apat na grupo. Jeff, simulan na natin ang laglagan. Okay, ito na. Cha, bubunot na tayo. Okay, bunot na tayo. Ito na ang pair number one. Cha, okay, ito na isa. Okay, sige, bubunot ka na sa'yo. Huwag na isa, ayan. Sino kaya ang pair number one? Pair number one, tawagin natin. Palapakan natin ang grupo ng Visayas! Ang makakalaban ng Visayas para sa unang laglagan, Metro Manila! Oy! Pabubunutan muna natin ng topic, oh, yung topic na paglalabanan nila. Siyempre, bunutan ng judge number one. Bunutin mo na, Delo! Sino ang mas trip mo, ang mas pipiliin mo? Dota o Shota? Eto na, toss coin muna tayo. Dito muna ako sa Visayas, siya. Bay, unsa ang gusto, bay? Heads, bay? Okay. Hop! Ulo! Heads, bay! Okay, ulo po, heads! So, ibig sabihin, heads kayo, tao kayo, hayop kayo. Eto na. Bay, sino ang unang mauna, bay? Kayo o Metro Manila? Yung Metro Manila. Okay, pero ano ang choice nyo? Shota. Mas importante ang girlfriend sa inyo. Buti naman. Oh. So ngayon, ang ipaglalaban nyo ay side ng... Dota! Ayan, ha? 3 minutes, Metro Manila! Here we go! Yes. Load! Okay, ba't pinili namin yung laro? Kasi ang katunog nun ay buta. Pagpipili ka ng tima, nag-iisip ka rin. Kasi kahit ikaw, ako, siya, miski girlfriend mo, nagdodota na rin. Padating sa Shota, dagdag kabiguan. Magdota ka na lang, lalawa ka na, dagdag kaalaman. Pipiliin ko Dota, ayoko magshuta. Lalo na kung ang babae mo mukhang tuta. Kasi ang Dota, maglalaro ka lang dyan. Eh yung girlfriend mo, ikaw ang paglalaruan. Kaya kung ako sa inyo, magdota na lang. Bugito, speaking from experience ba ito? Napaglaruan ka ba ng girlfriend mo? Pag sa Dota, hindi ka naiinitan, nakasilong. Alam ko kung ba't Shota ang pinili nyo kasi sa Dota, hindi kayo marunong! Mas gugustuhin ko pang mag-Dota kaysa magkaroon ng maraming atoys. Alam nyo ba kung bakit? Sa Dota, madaling maglaro. Iiwasan nyo lang ma-stan. Pero sa pag-ibig pustahan tayo, di nyo maiiwasang masaktan! Ano bang sasabihin nyo? Hoy, iba na lang. Kaya nga ako nagpatubo ng balbas kasi mukha akong kambing. Sobra ka naman, Shernan. Hindi ka naman mukhang kambing. Kawawa naman tuloy yung kambing, oh. Charing! Kaya lang naman to lumaban sa battle kasi itinakwil na to ni Barok. Kami,
Mga rapper kami. Expired! Pero... Oo, rapper kayo. Alam ko. Expired. Alright. Ito na ba yung round one? Visayas Loud! Mas pinili namin yung Shota. Oo, yung Shota maganda. Higit sa lahat, masarap. Yun sa Dota, palaging laro, palaging upo. Doon sa Dota, ang gulo. Oh, pansin ko nga, ang gulo mo. Magulo rin yata ang love life mo, Tol, no? Bakit ko'y pagpapalit yung Shota ako sa Dota mo? Eto, addict sa Dota to. Halatang halata naman, tignan nyo ang itsura nito. Ang pangit mo! Ah, ganyan pala itsura ng addict sa Dota. Triple kill! Bakit? Porque may single ka, nagyayabang ka na? Single? Kala mo magaling ka na? Mga bata, isip kayo, kaya Dota yung pinili nyo. I hate my Dota. I hate your Dota. Dota to, hindi Dota, ha? I love my Shota. Kasi kami mga Bisaya, grabe ka sweet. Kasama kaming maglalambing, maglalambitin kasama ang Shota. Sa Dota, wala kayong mapapala. Wala kayong mapapala. Pogi nito, akala mo sino ka? Chick boy ka ba? Sa sobrang pogi mo, may kasama ka pang alaga? Yernan, ikaw naman pala ang pinag-iinitan eh. Ang pogi mo talaga, brother. Mas okay yung Shota. Katulad ni DJ Chacha, sa inyo palaging laro ang pangit ng Dota. Topic na ipinaglaban. Expired! Durog na durog ka dun ha, puro ikaw. Pero may point siya, yung mga pinagsasabi niya. Metro Manila, are you ready? Ready! Ready! If you're ready, loud! Aba! Aba! Tibay na mukha mo! Girlfriend pa, pinili. Alam nyo ba pinaghahanap ng parak to? Para hindi ako pangit, kung di ka nahihiya sa balat ko, mahiya ka sa balat mo! Ako, nahihiya sa balat nyong dalawa, ha? Naglaitan pa kayo sa lagay na yan, ha? Bakit ang bitter mo? Palibasa, yung Shota mo kamukha sa Dota ng monster ko! Isip bata daw, dahil Dota ang pinili ko. Hindi mo pa nahalata, kaya nga kulang yung ngipin ko. Mukhang matindi pa ang kailangan ni Bugito. Akala namin natanggal lang milk teeth mo, Brad. Pero kahit kulang to, hindi mo ako pwedeng laitin dahil pag nakuha ko na yung grand prize, magpapalagay na ako ng ipin. Wow! The Bisaya boy speaking in English. Wow! Talking in dollar. When I say Dota in your lugar, it sounds familiar. So yabang-yabang nyo, pa-shota-shota ka pa? Ang tanong na malaki, may shota ka ba? Oo nga naman. May shota ka nga ba, pre? Lagi nyo nilalain itsura ng kasama ko. Expired! Di kayo ba? Ay, uy, ako ay, na, ay, ay, na, baby boy. Visayas, if you're ready, load! Palakpakan, dahil naipaglaban nyo ng tama ang topic na ibinigay sa inyo, pero alam nyo mismo sa sarili nyong katotohanan, auran yung patibay-tibayan ng tunay nyong kahinaan. Anong sabi mo kanina? Mahiya ako sa balat ko? Hoy pre, mahiya ka sa balbas mo! Balbas! Balbas! Palna mo nga mo, nangungutang ka lang? Nangaaway! Tapos gusto mo yung hulog-hulog piso? Hoy, sa Dota, wala kayong makukuha dyan. Kasi wala kayong mga Shota kasi ang pangit niya, no? Ang pangit! Ito, ito rin, no? Ito rin. Talagang literal na laglaga na to. Laitan na ng itsura eh.